Dan magaslahat, ako po si Hannah Cianiana mula sa BSM-TV, Bachelor of Science in Tourism Management. Ang susunod na makikita ay isang video ng publikong anunsyo hinggil sa advokasiyang pangwika. Pagtatanggol sa wikang Pilipino, tungkulin ng bawat Pilipino. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda, ayon kay Dr. Jose Perisa. Maraming mga foreign language ang nagamit ng mga Pilipino. Sa kabuuan, ako pa rin ang pinakamabisa at dapat na lubusang mahalin. Sa buhay ng isang tao mula sa pagiging sanggol, naging batang 5 o 6 na taong gulang, nag-aaral sa unang baitang sa elementarya, na kung saan unang hakbang sa pagkamulat at pagmamahal sa akin. Natuto sa tungkulin nito bilang isang mamayang Pilipino. Naging mag-aaral sa sekundarya at kolehiyo. Nagkakaroon ng magandang trabaho na puno ng pagmamahal at pagmamalasakit sa akin at sa buong bansa. Mula noong unang mga henerasyon, pagdeklara sa akin bilang national language ni former President Manuel L. Quezon. Hanggang ngayon ay may pagsubok na kinakaharap. Minsan, ako'y napagdesisyonang tanggalin sa larangan ng edukasyon. Ngunit, salamat sa Panginoon at sa tulong ng mga nagkakaisa't nakipaglaban ng mga mag-aaral, guro at iba pa, ako'y nanatili. Isa sa mga natatanging tungkulin ng mga Pilipino ay ang mahalin at ipagmalaki ako. Ako na nagbubuklod sa lahat, dahilan ng pagkakaroon ng kapayapaan, kagalakan at pagkakaisa kahit sa ang sulok ng mundo. Maraming mga dialects sa buong bansa ang nabuo at ginagamit ng mga Pilipino sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabila nito, kahit saan ka mang parte sa Pilipinas pumunta, kapag ako iyong gagamitin, ikay mauunawaan at matutulungan. Sabi nila, maganda raw tingnan at pakinggan ang isang tao kung maraming alam na lingwahe. Ngunit, ang mga halimbawang makabuluhang tanong ay, kung hindi ikaw ang magmamahal, makikipaglaban at magtatanggol sa akin mula sa mga tinatawag ng bashers o kritiko, sino? At kung hindi ngayon, kailan? Ikaw ngayon nakabilang sa tinatawag ng millennial, kaya mo bang gampanan? Hindi lang hanggang sa gampanan mo ang iyong tungkulin dahil ito'y kailangan. Ngunit, sapagkat ito'y iyong mahal at handang ipagtanggol kahit kailan at kahit saan. Di ka man magbuwis ng buhay tulad ng mga nakaraan, ika'y makakagawa ng natatanging paraan bilang pagtugon sa iyong tungkulin. Kaya mo nga magsalita sa ibang lingwahe dahil ika'y humahanga sa bansang kanyang pinagmulan. Ngunit, kahit simpleng salita ko ay di mo pa alam. Minsan, matatanong mo sa iyong sarili, alin nga ba ang tunay mong minamahal? Ako o siya? Kapatid, kaibigan, kapuso, kapamilya, o ano paman? Sana'y huwag mo kong kalimutan ang wikang iyong kinagisnan. Nagmamahal, wikang Filipino.